morning, guys! Happy Monday! So, today is September 18, 2023. So, medyo maganda yung weather ngayon. Though, medyo gloomy. Alam mo naman dito sa London, iba-iba yung weather every now and then. So, kailangan yung mga damit nyo is play safe. Pwede siya pag medyo uminit. And then, pwede din siya kung umuulan. Pero ngayon is, ang oras ay 9:12. So, ang target namin today is to watch the changing of the guard and also papasok din tayo sa Buckingham Palace. So, syempre, hindi kami contented lang na magpa-picture outside. So, we really wanted to explore din what's the inside since open lang siya for public from July to September. So, yeah, I'll just update you later, guys. Okay guys, so ngayon nandito tayo sa train station. So basta may way out, automatic, iyan yung exit. So lalabas tayo sa Westminster Station. So tara, akyat na tayo. So pag akyat nyo guys dito sa Westminster Station, so ito agad yung bubungad sa inyo, ang Big Ben. So yun yung the Parliament. And ang ganda niya guys ha, kahit from afar. Good morning guys! So today is Monday, so nandito tayo ngayon sa... Actually we're going to Buckingham Palace, pero yun yung view natin no? The Big Ben. Okay, ngayon guys, so pupunta na tayo sa horse parade or yung changing of the guards. So from Westminster Station, maglalakad lang kayo siguro ng mga 5 minutes. So malapit siya sa St. Paul Cathedral. Actually guys, umaambo na. Pararating lang namin, ambo na, diba? It's 10:15 a.m. right now. Morning! Actually guys, ayan, malapit na tayo sa Horse Guards Building. So guys, pagdating nyo dito sa entrance, may makikita na agad kayong dalawang Horse Guards. So pwede kayong magpa-picture dyan, kaya lang huwag masyadong malapit guys. Kasi hindi sila yung kagaya ng mga simple na horses na mga tame or yung parang friendly. By the way guys, this is Horse Guards Parade. So ito yung official entrance ng St. James and Buckingham Palace. So dito din hiniheld ang ceremony pag nag-change ng King's Lifeguard or Horse Guards. So makikita nyo sila dito every Monday, Wednesday, Friday, and Sunday. Meron din pala silang museum dito. Ito yung Household Cavalry Museum. So it's a living museum about real people doing a real job in a real place. And interactive din yung museum nila. And then makikita nyo rin yung mga uniform nila or costume or even yung mga guard itself na nagpapakain ng mga horses. Hi guys! Good morning! So ngayon nandito na tayo sa Buckingham Palace and titingnan natin kung merong changing of the guards. But so far, yeah, ito yung view natin. So as you can see guys, ayan, nagpa-parade na sila. So pupunta na sila dun sa pinanggalingan natin. So yun yung Horse Guards building or area. So yeah, dun sila mag-change ng Horse Guards. By the way guys, so malaking role ang pinaplay ng mga horses dito sa Buckingham Palace kasi in every occasion that they have birthday ng king and all that, lagi silang kasama sa parade. Okay guys, so ngayon nagpa-parade na sila tapos papunta na tayo sa changing of the guard. So ayun sila oh, papunta na sila sa front. So madami ng tao guys. So let's go! Okay guys, so ngayon, hindi naman super duper dami ng tao. Pero we wanted to make sure na umabot tayo. So kanina yun yung horse parade. So ngayon, ito na yung tinatawag nilang changing of the guards. So yeah, nasa center sila. And then, so may mga railings yan guys.
hanggang doon lang kayo pwede. A bit chilly yung weather pero masarap kasi takbo kami ng takbo. Takbo ng takbo hanggang sa makita namin itong mga guards kasi ang laki ng lugar eh. Masipag ka mag-walk, mag-run kasi time is limited. Everything dito is naka-oras. Guys, so ang dami ng tao ngayon. Start na kasi yung pag-change ng guard. So yan, super dami ng tao. So, dalawang group pala itong Royal Guards. Yung sa kanan, naka-red uniform, sila yung the Lifeguards. Sa left naman, naka-blue, sila yung Oxford Force, also known as the Royal Regiment of Horse. So, dahil sa patuloy nilang pagsusuot ng blue uniforms, nung tumagal na, yun ay naging nickname nila, the Blues. In contrast naman sa red uniforms ng the Lifeguards. So, in short, yung naka-red, sila yung lalabas, and yung mga naka-blue uniform naman, sila naman yung papasok sa Buckingham Palace. So, as simple as that. Horse Guards Parade is located by St. James Park near Whitehall. The closest tube stations are Charing Cross and Westminster. The ceremony of changing the King's Lifeguard then takes place on Horse Guards Parade at 11 a.m. Simultaneous pala yung mga ganito nilang event, so pili na lang kayo kung saan nyo gustong manood. Nakakatuwa naman, nakaka-overwhelm yung, alam mo yun, up close and personal na natin nakikita itong mga King's Lifeguards, ito yung mga horses, and the place itself, and yung opportunity, di ba, na na-watch natin sila today. Today's Monday, buti na lang, walang masyadong tao. Household Cavalry Blacks, ito yung term na ginagamit sa mga black horses na na-meet yung specific height and confirmation requirements kesa dun sa distinct na breed niya. At saka yung mga horses dito, well-groomed, well-trained, very tall, and pag nakita mo talaga sila, napaka-stunning. So kung first time nyo dito sa London, so isalin nyo na sa itinerary nyo yung pagpunta dito sa changing of the horse guards or mismong yung changing of the guards dun sa may Buckingham Palace. Kasi alam nyo yun, part ng history and culture ng London, and at the same time, 30 minutes lang naman to. Okay, this time, so tapos na yung pag-change ng horse guards. So yung sa right, lalabas na sila lahat.
And then, itong mga naka-blue or yung tinatawag na lang Oxford's Force. So, sila naman yung papasok dito sa Buckingham Palace. So, itik na natin to sa ating bucket list. Though, yun nga, hindi ko napanood yung changing of the guards. Pero at least umabot tayo dito sa changing of the horse guards. Change na yung guard, so sila palabas na. Then yung kanina naman is pumasok na sila dito sa palace. So yan, so that's how it works. So after nung parade, ayan, akala ko kanina walang tao guys, sobrang dami pala. Kasi nasa unahan kami, kasi nga diba maaga kami dahil we wanted to see it. And alam mo naman, pag Asian medyo maliit. And sila ang tatangka, hindi na nakakailangan ng ano camera holder. But they are very nice, pinapasingit nila kami sa harapan. Kasi nga diba, hindi na nila kailangan pa ng ano, stick or anything. Ayan. Welcome! I'm waiting for Ate Kate. Winslet. Okay guys, so ngayon maglalakad naman tayo papunta doon sa dulo. So kasi nandun yung Buckingham Palace. And at the same time, papasok din tayo doon sa the stateroom ng Buckingham. So parang kanina lang guys, di ba? Nagpaparade sila dito papunta doon sa Horse Guards Building. So ngayon, tayo naman yung pupunta doon sa Buckingham Palace. Okay guys, so pwede rin kayo mag-stroll dito sa St. James Park. Pero tayo ngayon, ang pupuntahan natin ay yung stateroom ng Buckingham Palace. So mag-light snack muna tayo kasi medyo late na tayo makakalabas dun. Pala dito guys, sa puro cold cuts yung mga food nila. Okay guys, so ngayon naman ay papunta na tayo sa mismong gate ng Buckingham. Kasi nag-buy kami ng ticket para makapasok sa stateroom. Actually yan, maraming tao ngayon. Okay guys, so ngayon nandito na tayo sa Buckingham Palace. So of course, dito nakatira yung royal family. And ayan guys, so maraming nagpapapicture sa gate sa labas. So now, pila muna tayo dito sa the stateroom ng Buckingham Palace. So yeah, let's go! Okay guys, so ngayon kakatapos lang natin sa stateroom. And bawal po ang photos and videos. Pero once na nag-exit ka, so pwede na po kayong mag-camera and mag-cellphone or mag-videos once na nandito na kayo sa Garden Cafe. So Garden Cafe is one of the largest private cafe here in London. So yeah, so pwede kayong mag-light snack lang dito, mag-coffee or tumambay if you want. Pero syempre, kailangan kayong order. Automatic na yan dito. Okay guys, so this is the family pavilion. So ayan, so mga king and queen. So pwede mag-play yung mga kids here. Once na nakalabas na kayo. Ayan, they can play here. And then, ayan. Meron ding parang royal family. And then from here, ayan ang view nyo. So this is the Garden Cafe. Ayan guys, so hindi kasi tayo nakapunta sa Royal Mews. So ngayon, enjoy na lang natin tong karuahe na to or carriage dito sa Garden Cafe. So ano ba yung stateroom? So dito nagre-receive at nag-entertain ang royal family kung meron silang mga guests on state, kung meron silang mga ceremonial, or kung meron silang mga special occasions.
So, pwede kayong magstay dito sa Garden Cafe as long as meron kayong ticket na galing kayo ng stateroom. And kami, binili lang namin yung ticket namin sa Klook. So, I think 2,113 pesos per head. And then, open lang sila sa public from July until September. So, check naman natin yung kanilang souvenir shop. So right now guys, nandito tayo sa labas ng souvenir shop. And ito pala yung stateroom from afar. So yeah, ang ganda niya sa loob guys. Okay guys, so this is our way out. Ang haba ng walking niya bago ka makalabas. Pero sobrang nag-enjoy ako. Kasi sobrang laki niya, alam mo yun. 30 minutes kang nag-walk bago mo matapos yung buong stateroom. So stateroom pa lang yun, di ba? Imagine mo naman sa laki ng Buckingham Palace. So, ito naman guys ay tinatawag ng Queen Victoria Memorial. So, in front lang to, of course, ng Buckingham Palace. So, that's it guys. Lalabas na tayo dito sa Buckingham Palace. Okay guys. Okay. So, that's one of the boards. Here. Let's go na. So, nandito tayo sa Trafalgar Square. So, opposite lang to ng Buckingham Palace. So, yan. Pwede din tayong or kayong magpunta dun. Ayan. So, may exe na ba? I don't know kung ano yun. Trafalgar. Okay, guys. So, ngayon nandito tayo sa Trafalgar Square. So, ayan siya. And now, kung gusto niya magpasyal dito, pwede. And yung National Gallery, ayan, nire-renovate siya. Pero yan, pwede kayong dumaan dito kasi opposite lang naman siya ng Buckingham Palace. So ngayon naman, maglalakad na tayo going sa Covent Garden. So ayan, nag-check lang tayo kung saan ba yung easiest way para makapunta tayo doon. So, mas mabilis kasi kung maglalakad ka na lang. Oh, that's the Covent Garden. Covent Garden is a world-class shopping and dining destination attracting food lovers and fashionistas alike. Buzzing with the excitement of the opera and theaterland, the area boasts some of the best shopping and dining destinations in London's West End. So ayan guys, meron sila ditong musical entertainment. Marami din ditong mga stalls or restaurants na pagpipilian nyo na pwede kayo mag-enjoy. And yeah, check lang tayo dito. So as you can see guys, walang masyadong car dito kasi ini-encourage nila yung mga tao na maglakad na lang for a more greener environment. And kung may dala ka naman ng car, syempre automatic charge ka sa parking. So dito sa Covent Garden, yan, uso yung mga street performers para of course i-entertain nila yung mga visitors. Then yan, nandito din yung mga oldest, I think yung oldest theater, and then yeah, may mga comedy act din sila dito. Gusto ko rin yung vibe dito sa Covent Garden. Nakita niyo, 'di ba? Ma-flower siya. And every restaurant talaga na makikita niyo, puno din siya ng mga flowers. So ang sarap ding maglakad-lakad, alam mo 'yun. So ngayon, papunta na pala tayo sa Chinatown.
So, itong alley na to, so punong-puno to ng mga restaurants. So, yeah, pwede kayong mag-dinner dito. O, diba, itong restaurant na to, punong-puno ng mga flowers. Basta everywhere you go, puro bulaklak dito. So, ito yung team nila dito. So, ang sarap ding maglakad-lakad lang. Actually, sa dulo nito, guys, kakanan lang tayo. So, yun. Diretso na yun. Papunta ng Chinatown. And while walking, so yan, may madadaanan din kayo mga souvenir shops dito. So, pwede kayong mag-stop kung gusto nyo. So, ito naman guys, yung Cranbourne Street. So, ayan, nandyan din yung Leicester Square. And then, makikita nyo, so, ito yung Hippodrome Casino. So, meron sila dyang live gaming, entertainment, at saka bar. So, open sila 24/7. Nakakatawa yung mga pedicab dito, guys. So, as you can see, diba, napaka-colorful niya and napaka-loud talaga ng music niya. So, pwede nyo silang i-rent dito. Okay guys, so ngayon pupunta naman tayo sa Chinatown. So from Covent Garden to Leicester to Chinatown. So dito tayo magdi-dinner bago tayo umuwi. Hi guys, so ngayon nandito tayo sa Chinatown here in London. So ngayon we're going to take our dinner na. And dito natin gusto mag-eat. What? Gourmet? May patubig ba? Si Mayor? 29. So, minsan lang tayo makapag-rise dito sa London, guys. So, yeah, let's savor the moment. So, this is Whitechapel Train Station. So, ito yung sinasakyan natin every day to and from our hotel. So, that's it for now, guys. Thank you so much for watching. And I'll see you all again on my next UK vlog. Bye!